sinusubukan po kasi parang normal na lang din po yun. Akala namin hindi po aabot dun sa amin. Hindi ko na inisip yung gera, kundi inisip ko na lang yung anak ko. Nakatira ko kami sa Lustre, Santa Catalina. Magkasama po kami sa bahay, pati yung anak namin. Tulog pa po kami nung nagkaputukan. Lahat-lahat kami, nag-decision kami na mag-evacuate na lang kami. Kasi grabe na talaga yung putukan. Paglabas namin, hinahold kami ng MNLF. Tapos tinanong po nila kung Muslim or Christian po kami. Yung inisip ko, gusto ko sana magsabi ng Muslim. Pero ayoko. Kasi baka pa-pray kami. Yun, kaya yun, sinabi ko na lang, Christian ho kami. Tapos sabi niya, Christian pala kayo, sige, pasok kayo dun sa loob. Pumasok ka agad sa isip ko na hostage na kami. Wednesday, September 11. Pagkatapos po namin maligot, kumain, sabi, labas daw po lima-lima. Tapos dinala kami dun sa gitna ng dalan, natakot kami, umiyak na lang kami. Pinapaputukan na po kami ng military. Yun, barilan sila. Kami andun sa gitna. Gagawin po pala kami yung human shield. Tuwing na malapit na tumama sa amin yung bala, dumapa kami. Sabi ng MNLF, huwag kayo dadapa. Tayo kayo, tayo. Actually po, yung linya po namin doon, wala po talagang MN noon. Yung mga MN, nasa gilid po sila ng mga bahay-bahay. Puro hostage po yung nasa daan. Dapa na naman kami. Tapos pinatayo na naman kami ulit, dapa, pinatayo, ganun-ganun lang ho. Yung nagpapaputok helicopter, tsaka yung sniper. Lahat po ng hostages yun, umiiyak. Tumayo kami, binawagaway namin yung, ano, yung white t-shirt ba, white flag ba, white, ano yung mga white hinawakan namin. Ang sabihin namin na civilian kami, ceasefire, ganyan. Hawak ko yung anak ko po. Inisip namin wala na yung buhay namin, hindi na siguro 50-50, kundi 90-10 na lang siguro, kundi 100% patay na kami. Friday, sakto talaga na, pecha 13, Friday the 13 talaga. Yun, sabi na araw talaga yun, malas talaga yung araw na yun. Napunta kami po sa pinagtataguan ni Ustad Malik. Nag-negotiate sa gobyerno po. Magano daw, conduct na ng ceasefire, at least 2 hours lang. Basta within 2 hours, ceasefire, walang putukan, dun na daw mag-negotiate. Tapos yung mga hostage po, bala ihatid lang po namin sila sa bundok or sa may tubig. Tapos pag nakaalis na sila, bale, may iwan na po kami. Masaya na po kami kasi pagpakawala na po kami. Eh, hindi pa nga umabot ng 2 hours, may putukan na kagad. Yung mga military, nagpapaputok po, pati mortar po. Eh, kami nasa labas ng gate. Doon lagi mahulog yung mortar, tapos meron din nahulugan ano, yung mga granada. Malapit din doon sa amin. Malapit na nga po silang matamaan. Isarap lang nila at sumapo po yung mortar. Noong time na yun, nag-decision sila na lalabas na lang daw. Gusto nila pumunta sa bundok. Tapos noon, tinali po kami. Bale, circle, sa loob po yung mga MN. Bale, kami yung mga hostages doon sa side, tapos sila sa gitna. Yun ang plano. Tapos may MN po doon, yung kalbo, sabi niya, huwag kang maingay, sabihin ko sa'yo, pag lumabas po tayo dito, kayo, kasi may hawak kayong bata, kung gusto niyo tumakbo, takbo na lang talaga kayo. Kasi siguro alam niya, papuputukan po kami ng militar. Tumakbo na ng mga tao, tsaka yung mga MNLF. Yung paglabas namin doon sa, ano, sa kanto, binabakbakan kagad ng military. Lahat na po, paputok ng baril. Bomba, mortar, pinapaputukan na po sa amin. Wala na tapos ng pakialam ko. Civilian na po yung matamaan nila. Nasa gitna ng daan lang ho kami. Yung anak ko, lahat-lahat ho kami, pati MNLF. Diretso-diretso na po yung putuki. Tumatagbo kami, marami pong tugo. Umapatak-patak. So may mga iba po na tamaan. Nasa gitna lang ho kami, diretso takbo. Tapos pinakompress na naman kami. Pag may crossfire naman sila ulit, dumapa kami, pinatayo na naman kayo ulit para mag-stop lang yung, ano, yung tira ng military. Ganyan ho. Tapos pinabalik po ulit kami doon sa may KGK building. Doon na po kami nakahilera. Bale, yung mga MN po, doon po sila lahat sa KGK sa loob. Kami lang po nakaparada doon. Hindi po nila kami binabaril. Tapos noon, akala po namin okay na. Kasi may helicopter po na
ano sila ng ano, white na confetti, tapos may dove na lumipad. Kala po namin tapos na. Kala namin okay na. Kasi may sign of peace na po, tsaka yung dove. Pero nagugulat po kami bakit may military pa rin na nagpapaputok at saka naghahagis ng bomba po. Pati yung mga MN nagulat po sila. Tapos bigla na lang po may pumasok na tatlong tangke ng military sa harap namin. Tapos sumigaw po ulit kami ng ceasefire, ceasefire. Tapos yung tangke po nila nagpaputok dito sa site namin. Natamaan po yung isang matanda doon. Lumabas po yung bituka. Tapos yung isa pong hostage din po, labas po talaga yung dugo. Parang gripo na po yung dugo. Bale, nung time na yun na grabe na talaga yung crossfire, nakita ko yung may manhole. Siguro, dun siguro yung pinaka-safe na taguan. Yun na po, pumasok po kami sa Imbornal. Pero may takip po kaming semento. Tapos bigla pong may pumutok na malakas. Umama yung bala dun sa, ano, sa may semento. Nakita ko yung anak ko, bale, malaki na po yung hati dito eh. Tumama po dito sa kamay ko. First, tapos dun sa kanya. Tapos lumalabas na po yung dugo, tapos nawalan po siya ng malay. Kala namin ang asawa ko, patay na po yung anak namin. Gumanon siya, huminga siya, so buhay pa. Nag-stop nga siguro, 1 minute siguro yung bakbakan. Noong time na yun, lumabas na kami. Bale, inano namin yung anak namin, in the first aid po. Wala pong cotton, so yung diaper na lang po. Mga tanghali na po, bale na coma na po siya, nag-seizure na po siya. Sinabi ko, Sir Malik na, Sir, kung pwede, yung anak ko, ipalabas na lang mo. Nakita niya yung bata, inutusan po niya yung isang MN. Sabi, i-release daw po ako tsaka yung anak ko para papuntang hospital. So pinalabas ko nila yung asawa ko, anak ko. At least na kayo, makarating po sa hospital, bahala na kami, huwag niisipin kami dito. Sabi ng military, dali. Tapos may nakaabang na po doon na ambulance po. Sabi ng doktor, may bala daw po sa loob ng utak ng anak ko. Grabe na talagang bakbakan. Sumilip kami dun sa daan. Walang mga MNLF. Nag-decision na kami, umalis na kami. Matamaan ba kami o bala o ano man, alabas talaga kami. Gusto ko lang makita yung anak ko. Tinawag po ako ng nag-opera po. Kasi po, nag-stop na po yung heartbeat ng bata. May tumitira na sniper. Malapit ang taga sa ulo ko, hindi ko alam kung sino tumitira yun. Pagdating sa kabila, layo na kami sa kamay ng MNLF. Pumunta po talaga ako sa Camp Batalya. Saan po yung mga na-release na hostage? Tinanong ko yung asawa ko. B, si Ethan. Sabi niya, saan na si Ethan? Tapos sabi ko, wala na. Wala na doon yung anak ko. Yung iniisip ko, dinidepensa ko siya. Pero yung bala talaga, pumipili talaga sa anak ko. Hindi, bakit sana? Sa akin na lang siguro. Nga, siguro madaling araw, kumanta pa siya. Kumanta siya yung mga favorite song niya. Twinkle Twinkle Little Star, tsaka Sambuanga Hermosa po. Yung theme song ng Sambuanga. Kala namin okay siya kasi kumakanta pa naman siya. Pero yung mata niya naka-close pa kasi mahirap i-open yung mata niya. Sambuanga Hermosa, preciosa Pralita, orgullo de mi. Oh,